Pwede natin pag-usapan ang bagay na ito, Mr. Crisford. Hindi sa akin nagkasala si Miss Minchin, kundi kay Sarah. Ang inaalala ko lang, baka makaiskandalo. Masira ang reputasyon ng eskulahang ito. Kaya nga natin itinutuwid ang mali. Kasalanan ko pa ngayon kung binigyan ko ng edukasyon si Sarah. Edukasyon? Anong edukasyon? Mabuti pang tinapong ko na lang siya sakali at pinabayaang maghutom. Mabuti pang yun ang ginawa mo. Baka naging masaya pa siya. Kaysa kinulong mo siya sa atik. Inalipin at ginutom hanggang sa lalong naging miserable ang kanyang buhay. Uncle Tony? Oh, Iha. Anong ginagawa mo rito? Uncle Tony? Ano pong nangyayari? Bakit may mga pulis dito? Malaki ang kasalanan sa'yo ni Miss Minchin. Dapat na pagbayaran niya. Uncle Tony, meron po sana akong gustong ipakiusap sa inyo. Ano yun, anak? Tayo na. Minchin, huwag kang mawawala ng pag-asa. Magdasal ka sa kanya. Salamat, Amelia. Dinaramdam ko. Ngunit, ginawa ko na ang lahat. Naiintindihan ko, Señor Francisco. Sandali lang. Dadali na po ba namin si Miss Minchin sa presinto, Mr. Crisford? Hindi na kailangan. Iniuurong ko na ang aking demanda. Pwede na kayong bumalik sa presinto. Maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Crisford. Napakabait ninyo. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Huwag ka sa akin magpasalamat. Kay Sarah. Sarah. Patawarin mo ko. Matagal ko na po kayong pinatawad, Miss Minchin. Sa lahat-lahat ng ginawa ko sa'yo, pinatatawad mo na ako. Opo. Maraming salamat. Ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo, Miss Minchin. Dahil sa inyo, marami akong natutunan. Hindi lang sa libro, pati na rin sa totoong buhay. Naranasan ko ng magutom. Kaya natutuwa kong lumapan para mabuhay. Napakabait mong bata. Sa halip na ako ang magturo sa'yo, ako pa ang tinuruan mo para maging mabuti. Alam ko po, wala naman pong taong pinanganak na masama. Pinapangako ko sa'yo, hindi na mauulit ang lahat ng mga nangyari. Maraming salamat. Salamat. Sarah? Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko sa'yo, ha? Miss Amelia? Wala naman po kayong kasalanan eh. Sa totoo nga po, gusto ko po kayong isama papuntang India. Talaga? Isasama mo ako sa India? Opo! Eh, teka muna. Paano si Miss Minchin? Eh, kung isasama po natin siya, sino ang mamamahala dito sa eskwelahan? Nasaan po si Becky? Becky? Becky?
Sino yan? Kung sino ka man, huwag ka naman manakot. Becky! Ah! Ha? Sino ka? Ako si Sarah, Becky! Sarah! Ikaw nga, Sarah! Ang ganda-ganda mo. Umikot ka nga. Ang ganda ng damit mo. Mukha kang prinsesa. Salamat at nakaligtas ka sa kanila, Sarah. Salamat sa'yo, Becky. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang nangyari sa'kin. Ginawa ko yun dahil mahal kita, Sarah. Mahal din kita, Becky. Bakit ka umiiyak? Natutuwa ako para sa'yo. Dahil makakaayos ka na sa madilim at maluming lugar na ito. Bakit, Becky? Anong akala mo? Aalis ako nang hindi kita kasama? Talaga? San man ako magpunta, isasama kita, Becky. Kung gusto mo. Siyempre, gusto ko kasama kita, Sarah. Mama Sarah! Tumigil ka! Salamat po sa mga biyaya na binigay niyo sa amin ni Becky. Sarah, sinong kinakausap mo? Siya, si Jesus. Nakikinig ba siya sa'yo? Oo. Basta humingi ka ng tulong at tawagin mo ang pangalan niya. Jesus, tulungan mo ako. Tutulungan ka niya. Alam mo ba, kapag natutulog ka, ako, nagdadasal sa kanya. Kita mo, pinakinggan niya tayo. Dati, nasa dilim tayo, pero ngayon, nasa liwanag na. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Tsaka ako na ipapaliwanag sa'yo, Becky. Tayo na, dahil magbibihis ka pa ng bagong damit. May bago akong damit? Oo. Kasing ganda niyan? Hmm. Talaga? Oo! Hay nako, maraming salamat sa Diyos. Tayo na! Sarah, may isasali lang ako sa'yo. Emily! Sana maging magkaibigan na tayo. Sana patawarin mo ako. Huwag ka nang umiyak. Sabi niya, wala kang kasalanan. Salamat, Sarah. Ha, ha, ha.